air filter, Scotch Brite. Pagay na Scotch Brite ka, free Scotch. Flow na siya. Paano free flow? Mas pa sa baga, mas nakakahinga ng hangin. Oo. Oh, pahitan mo daw. Oh, dumi na. Scotch Brite Racing. What's up, mga tong? It's your boy, Brian and Phil, back in here again. And welcome to another remote vlog. Pupunta tayo ngayon kay GoPro. Pais natin itong motor natin, no? So ano ba yung gagawin? Tune up, tapos change oil, and kung ano na pa, kung ano yung pwedeng ayusin sa kanya, mga tong. Tignan natin. So si Doc Ryan na ang bahala. Marami pong nakakilala kay Doc Ryan dahil isa sa mekaniko ng R15, no? Dito sa kainta, kahit ito din ako, ano yung mga gagawin niya dito, mga tong. So, hindi ko na papahabain itong introduction natin, mga tong. Babalikan ko na lang kayo kapag nandun na ako kay Doc Ryan. Kasi, kalimutan ko yung lugar nila. Paikot-ikot kasi. Nung unang besta pumunta ako doon, hindi ko alam kung ano nangyari, pero nagkanta, ligaw-ligaw ako, kaya maganda. Ngayon kasi, meron na siya sa waist. Dati kasi wala. So, kaya magkahanda, ligaw-ligaw ka talaga pag first time mo pupunta doon. So, may one way dito. Ano to? Hindi ko alam to, ah. Ay, naku. Bahala na. So, yun mga chong, update ko na lang kayo kapag doon na ako na Doc Ryan. Alright! Saan ba yung bald clearance? Pagka yung, syempre, sa timing na rin to. Tapos, pagka masyadong malaki to, maingay. Pagka marinan yung bald clearance, pwede rin tumugod. Air filter, Scotch Brite. Pagka na Scotch Brite ka, free Scotch. Flow na siya. Paano free flow? Mas pa sa baga, mas nakakahinga ng hangin. Oh, pahitan mo daw. Dumi na. Scotch Brite Racing. So yan mga chong, matatapos na siya. So na-adjust na yung valve clearance, tapos lalagyan na siya ng oil. Yung gagamitin namin oil, oh, motul. So what's up mga chong, yun know. So inabot namin ng gabi, motul lang malakas, motul lang malakas. Balido, ano yung gamit natin, ano? Yan, motul power, GT power. Hindi siya 300V, mahal yun. Hindi natin kaya yun. Hindi ano yun, no? Parang di advisable V-trick ay 300V kapag daily use, ano? Yung pwede naman. Magastos, mahal eh. Siyempre, papalitan at papalitan mo rin naman yan. Although, tatagal talaga yung oil, masusulit mo. Pero, siyempre, tulad nga lang sabi ko noong una, diba? Mas maigi na mag-pipe ka ng oil kaysa masirahan ka ng bakit. Tama, tama. Tapos ano, 1.5 lang dapat na mas paganda. Maximum 1.5. Minsan niya 1,000 pa rin. Gaano ba kadami yung ano, oil na pinapalit dapat? Oil? Sa V3. Actually si V3, 850 ml. 850. So kapag kayo nagpapalit lang ako ng filter, ginagawa ko lang sa 900. Mas pagandang magpalit ka na ng oil kaysa masirahan ka pa ng makina, ano? Yes, sir. So ano ba yung mga ano, ginawa natin sa V3 natin? So, ginawa natin yung general tune-up, which is check ng valve clearance, check natin yung coolant, kung okay pa, change oil, change din tayo ng spark plug, linis ng air filter, check ng mga brakes, ng brake pad natin, harap pivot, mamaya check ko rin yung slack ng chain mo, kung okay pa. Although kahit kapapalit mo lang, check natin kasi once na bago kasi yung chain mo, kapag yung ginamit mo na siya, kapag yung lumapat na, luluwag pa rin siya. So, check natin mamaya. Ito, sa ngayon, tapos na tayo, babalik na natin yung kaha, check na tayo ng, ano, ng chain mo. So, bakit ba kailangan natin i-tune up yung motor natin? Saka tuwing kailan? At
actually yung showing A lang depende sa gamit mo, pero pinaka-range talaga is 8,000 or 10,000 isa dito bago ka magpa-general tune up. Or kasi kapag yung baba pa yung audio, minor tune up, checking lang talaga ng mga common na pwede masira sa motor. Kasi kapag maintenance lang, minor maintenance. Kapag yung ganito kasi, kapag ito general tune up, ang importansya din nito, nakikita natin yung mga sabagay preventive maintenance na makikita natin yung kung masyado na maluwag yung valve clearance mo, pati kung ano pa yung mga dapat pampalitan katulad sa spark plug. Sabagay bago pa man may masira pa sa motor mo, prevent na mapapalitan na agad yung dapat palitan. So tuwing 8,000 or 10,000 para sa PMS. Wow, all black. Black and Tino Rossi. So yun na nga mga tsong, natapos na tayo, inabot na tayo ng gabi. So alas 8 na, anong oras pa ako dito. Pero okay lang, sulit naman. So yun yung video natin ngayon. So hinihintay lang natin yung uli. So yun na nga ano mga tsong, pauwi na tayo. Hindi ako nakapag-vlog masyado dun sa Pilodok Ryan kasi masyadong busy. Kadong focus dun sa mga sinasabi ni Doc, mga tinuturo ni Doc sa akin noon, dami ko na namang nalaman ngayong araw. So maraming salamat Doc Ryan. Alagang Doc Ryan to sir. Ay nakalimutan ko humingi ng sticker. My goodness. Breakthrough lang no ng ginawa dito sa motor natin. So major tune-up siya. So dapat mga tsong, mga 10,000, 12,000, 8,000, pwede na yan, pwede na kayong mag-tune up. So gusto nyong malaman yung address ni Doc Ryan, nasa WIS naman siya, search nyo lang Ryan Cicat, Ryworks. Make sure nyo na mag-WIS kayo kasi nakakaligaw siya mga tiyong. So natyanda ligaw-ligaw ako kanina, hindi ako nag-WIS. So first impression dun sa ginawang tune up ni Doc, so nawala yung throttle response delay mga tiyong. So hindi na siya delay, ayos na ayos na. So magkano ba yung nagastos ko sa first major tune-up ng ating D3? Ang lahat-lahat 1,200 pesos. Diba? Sulit na sulit mga tiyong. Woo! Yummy! So next na punta natin kay Doc is kapag magpapa body at throttle body cleaning. Tama ba? Body throttle cleaning. Basta yun na yun. So mga 26,000 babalik tayo kay Doc. So ngayon is 9,000 pa lang naman tayo. So malayo pa. Baka FI cleaning ulit. Pangalawang FI cleaning niya na, pero malayo pa naman yun. Pwede na natin siya ipang long ride ulit! Bibili pa pala akong ulam! Sarap! Hindi ko alam ha, or pero parang ano, lumakas yung hatak niya. So yun pala mga itong sabi pala sa akin ni Doc Ryan kanina ano. So nakwento nga, nabanggit ko sa kanya na parang wala nang dulo yung motor to, 110 kilometers, parang hirap na siya. So yun nga yung reason mga tiyong, kailangan na siyang i-tune up. So inayos yung valve clearance, nakita nyo naman kanina sa video, valve clearance, in-adjust kapag mataas, kapag maluwag siya is ano nangyayari dito. So nalimutan ko na yung term na sinabi niya kanina. So hindi siya pwedeng maluwag, hindi siya pwedeng masikip. Sakto lang, diba? So ang dami kong tinanong sa kanya kanina mga tiyong, ang dami kong nalaman. So pasensya na kayo, hindi ako nakapag-vlog kung konti lang yung video natin. Pero na nga, yung mga pinatansa niya, nagpalit din tayo ng spark plug. So tinanong ko siya kanina kung advisable niya ba yung grease sa yung accent wire. So ang sabi niya sa akin is wag na lang daw, mas maganda pa rin daw kapag stock lang. Kasi daw, kapag na-abris ka daw is malakas sa oriente, tapos kinakapos ng bigay sa gasolina. Parang ganun yung explanation niya.
Napakatagal ng stoplight ko, tang ina. So, ang subukan yung ano, yung top stick niya, pero hindi tayo pwede mag-top stick ngayon. Nice. I'm loving it. Ayun mga tong, kung naghahanap kayo ng matinong mekaniko para sa RT nyo, Aerox nyo, NMAX nyo, sniper nyo mga tong, Doc Ryan ang sagot. Balik ko bayad nyo kapag hindi quality, promise. Yung feeling ko bago ulit yung motor ko, alam nyo yung ganong feeling. Basa yung kalsada. Wala na akong ma-vlog. Wala na akong masabi. Nagugutom na ako. De, pero sulit naman. Sulit yung antay natin mga chong. So yun lang mga chong, I think I will end the vlog here. Thank you so much for watching. Again, this is Brian O'Chill and I'm out. Peace out!